Hello mga bossing, welcome back to my channel. Kayo po ba mga bossing ko ay isa sa mga nakakapansin na minamalas ka ngayong buwan ng Agosto? Kagaya na nasabi ko nga po sa inyo, bago sumapit at hanggang sa ngayon mga bossing, ngayon pong mga panahon na ito ay ghost month mga bossing. Maging sa inyo po negosyo or kung ano man po ang mga nirarakit, maaaring nakakaramdam po kayo ng pagkahina mga bossing ng inyong negosyo. Huwag kayong mawala ng pag-asa mga bossing, yan po ay lilipas din. At ang pagtatapos ng ghost month po mga bossing ko ay August 26 mga bossing. Kaya sa mga panahon na ito ay ghost month pa. Ano po ang mga napakamalas na dapat ay iwasan nyo po or huwag nyong gagawin sa mga panahon na ito? At ganoon din po kung ano po ang mga magaganda na dapat ninyong gawin para ma-welcome ang swerte at hindi maranasan ang ghost month. Kung kayo pa mga bossing ko ay isa sa mga naniniwala sa mga gatong mga pamamaraan, ay mainam na alam niyo po ito. Kaya ang bidyong ito ay para po sa inyo. Unahin muna natin mga bossing ko ang mga masuswerte na dapat ninyong gawin sa mga panahon na ito upang sa ganon higit kayong maka-attract ng kaswertehan at hindi makaranas ng ghost month na tinatawag na hungry ghost mga bossing. Ano po ba mga dapat natin gawin? Unang-una mga bossing, huwag na huwag kang magsusuot ng mga initiman na damit mga bossing or mga borloloy sa inyong katawan na may kulay itim mga bossing. Dahil sinasabi nila na maaaring instead na ikaw ay swertehin, puro malas ang inyong makamtan. Kaya mas mainam ay magsuot ka ng mga makukulay na damit. Ganon din po ang mga gold or mga sayang kulay instead po na initiman na damit. Ganon din po mga bossing ko na maglinis ng inyong tahanan mga bossing. Sa harapan, sa bungad pa lamang ng inyong tahanan, mainam na malinis mga bossing. At upang sa ganon, tuloy-tuloy ang pasok ng swerte. Kapag madumi ang inyong puntahanan, negative po ang papasok dyan. At mapapansin ninyo, napakarami po ninyong magiging problema kapag po madumi ang inyong pong harapan ng tahanan o loob ng inyong pong bakuran mga bossing. O sa loob ng inyong pong kwarto, dapat din po malinis po yan maging sa ilalim ng inyong pong higaan mga bossing. Ganon din po mga bossing ko, mas mainam na magpatugtog ka ng mga masasayang tugtugin mga bossing. Dahil yan po mga bossing ko ay nag-a-attract ng swerte ang mga masasayang tugtugin. Huwag niyo pong hahayaan mga bossing ko na magpatugtog ka ng mga senti na ikalulungkot po ninyo at ikawawala ng pag-asa. Ang patugtugin po ninyo yung mga masasaya mga bossing. Dahil yung mga masasayang tugtugin na yan ay nagtataboy ng mga negatibong enerhiya. Ganun din po mga bossing ko, ugaliin po ninyo na mag-insenso. Kahit Chinese incense or kaya po ay sage or kaya po ay incense at kamang yan mga bossing, pwede rin po yan mga bossing. Pero yung mga pampaswerte, pang-attract ng swerte at pantaboy ng kamalasan, Chinese incense mga bossing. At kapag sage naman po mga bossing, sa umaga rin po yan mga bossing. At pagdating naman ng usapin ng mga kaluluwa, para may mga multo sa inyong tahanan, para may mga nakikita ka na parang kakaiba mga bossing, yan po incense at kamang yan. Tuwing alas 5 naman po mga bossing ko ng hapon at mainam yung ating palaspas, maggupit ka po niyan at isama sa incense at kamang yan kapag po kayo ay nagpausok mga bossing ko sa hapon. Yan po yung mga magaganda na dapat ninyong gawin. Iwasan mga bossing ko yung mga may itim na kulay mga bossing at mga dapat gawin para kayo ay maka-attract ng swerte mga bossing. Yan po yung mga pampaswerte. Ito naman po mga bossing ko ang mga malas na wag ninyong gagawin mga bossing dahil maaaring mas terrific pa na kamalasan ng inyong mata mo kapag po ito'y ginagawa po ninyo lalo na sa mga panahon ngayon mga bossing ko ng hungry ghost kung tawagin or ghost month nga po mga bossing. Hanggang August 26, wag na wag niyong gagawin yung mga nabanggit ko mga bossing ha. Ngayon pa mga bossing, eto pa. Eto ang mga malas kapag ginawa niyo po ito. Unang-una, kapag nagsuot nga po kayo ng mga initiman, malas po yan. Yan po'y sumisimbolo ng kalungkutan, ng kamalasan mga bossing. Ganon din po mga bossing ko kung kayo po ay yung pong tipo na naglaba po kayo mga bossing tapos yung inyo pong damit na sinampay.
ay hinahayaan nyo po mga bossing ko na nakasampay pa rin sa hamugan sa gabi mga bossing. Nako, sinasabi po nila na kapag iniwan nyo ang inyo pong sinampay sa gabi, po mga bossing, iyan po'y dinidikitan daw po ng mga negatibong enerhiya. Kaya kailangan po mga bossing maglabakas sa umaga at sa init ng araw sa tanghali mga bossing bago maghapon, likumin nyo na po yan at huwag nyo po yung hahayaan na mahamugan. Ang alam ko yung ganun, meron din nakukuhan sakit kapag pinababayaan na nahahamugan sa ilali. Yun nga po sa labas po mga bossing, nahahamugan po siya at yung dilim mga bossing, marami mga naglipa ng negatibo na, na maaaring dumikit sa damit po na nanilabahan po ninyo mga bossing na iniiwan nyo sa gabi at maaaring kayo po ay malasing kapag sinuot nyo ang damit na iyan. Kaya mainam po mga bossing ko pagtungtong ng tanghali kung kayo po yung naglaban ng umaga at yan po ay tuyo na, likom-likom na, huwag nyo nang hayaan na pagagabihin nyo pa ito or i-overnight nyo pa ang damit po ninyo sa hamugan. Isang malaking kamalasan po yan mga bossing. Ganon din pa mga bossing ko na huwag ka na yung mga special na okasyon na minsan lang nangyayari sa ating pong buhay. Halimbawa, magpapakasal ka. Pero depende sa inyo po mga bossing. Pero yan po ay ayon po sa Chinese mga bossing ko, ay huwag na huwag kang gagawa ng mga special sa buhay ninyo na minsan lang nagaganap, lalo na sa buwan ng Agosto. Dahil maaaring instead na magtagumpay daw po ang pagsasama ninyo, ay mauwi ito sa krisis. Kasi nga ang buwan ng Agosto ay krisis mga bossing. At maaaring mauwi ito sa krisis at maaaring mauwi ito sa hiwalayan. Kasi sa totoong buhay mga bossing ko, ang madalas din pinagtatalunan at pinaghihiwalayan ng mag-asawa ay may kaugnayan tungkol sa usapin ng pera. Maaaring krisis ang mangyari sa inyo dahil nga po sa buwan daw po ng Agosto nagpakasal. Ganon din po, huwag ka pong magpapatayo ng bahay mga bossing. Kung halimbawa nung January nagpatayo ka ng bahay at hanggang ngayong buwan ng Agosto ay hindi pa tapos, pwede po yan. Pero yung magsisimula ka ng pagpapatayo ng bahay sa mismong buwan ng Agosto, isang malaking ekis. Dahil sinasabi nga nila na krisis nga daw po yan, maaaring ang inyong bahay ay hindi swertihin at lagi na lang may problema tungkol sa usapin ng pera. Pero syempre, depende po yan sa inyo kung kayo naniniwala. Yan po yung mga sabi-sabi lang po mga bossing. Ngayon po mga bossing, ganun din po na huwag ka pong mamamanhikan or kaya po mga bossing ko ay magtatayo ng negosyo. Kung kayo po yung may negosyo, halimbawa nung ano nyo pa po ito ginawa, halimbawa nung buwan ng Mayo, yan, o kaya nung March, at hanggang ngayon ay hindi pa tapos, parang nagpapatayo ng bahay, hindi pa tapos, okay po yan. Pero kung sa mismo ngayong panahon na ito mga bossing ko ng pandemic or kaya sa panahon ng crisis ng ghost month or hungry ghost mga bossing, at ikaw po ay magsisimula mga bossing, nako po mga bossing, sising alipin ka po dyan mga bossing, maaaring hindi ka maging matagumpay po dyan. Yung mga minsan lang nangyayari po mga bossing ay ipagpa September nyo na lamang. Huwag ngayong tiis-tiis ka muna dyan. Kung maglilipat ka ng bahay, September na lamang. Dahil maaaring krisis na naman ang mangyari mga bossing. Tiis-tiis lamang. Ako nga po mga bossing, may gusto akong ibaon na pampaswerte. Kaya lang po, tinatapos ko po muna mga bossing ko ang ghost month. Pagtapos ng ghost month ng August 26, sa ako'y babaon yung aking pampaswerte na ginawa mga bossing. Ngayon po mga bossing, kung kayo po'y naniniwala sa mga malas at swerte, yan po ang mga malaking ekis na kapag ginawa nyo ngayong buwan na ito ng Agosto, dahil maaaring sundan ka ng kamalasan. Kapag naiwasan nyo naman po ito mga bossing, puro swerte ang darating po sa inyo. Kaya kung kayo po'y naniniwala mga bossing, asya, ingat po kayo, good luck po sa inyo po lahat. Yun na po mga bossing, salamat po.